Relax lang, Johnny. Inhale ba? Inhale. Oh, no. Ginawag tarong, ginawag tarong. Di namin alam anong nangyari ka, Johnny. Biglaan lang talaga. Hello mga pangga ni Norme, pang 30 days na nga namin naglo-loop ngayon at andito kami sa Paranaque. Tiyan yun naman yung team lady boss, tumatayo sila pero sa init na part. Tasan kaya yung mga ano nila? Brainless? Ayun na nga, nilapitan ko sila para tanungin at sabi nila, sobrang init daw ng panahon. Sa sobrang init nga daw, yung halaman brown at green na. Kahit sa ang sulok ng Pilipinas ngayon ay nakakaramdam talaga ng climate change. Tignan nyo naman yung mga noo nila, oh, nakakunot. At dahil sa may init na panahon, pupunta kami ngayon ng MOA para magpalamig. At may gagawin sanang trip doon. Pero sa kasamaang palad, pagdating namin, may masamang nangyari. Biglang natumba si Johanny. Shit. Huwag na kayo siya, bay. Ganyan kayo sabi. Ang kamot may. Ang kamot may. Hiluta, Johnny. Relax lang, Johnny. Dile, hiluta, God. Ang iyang lawa. Dile, sa kamay niya, isa ang kabila. Hiluta sa. Hiluta, dili ka, Kim. Hiluta, yung kamot. Badge! Ate, bilis na! Hiluta. Wala. Inhale, exhale. Inhale. Sabay sa ako ang ginawa ba? Relax lang. Maokera ka. Relax. Inhale, exhale. Dahil nga biglaan yung nangyari, lahat kami ay nataranta na. Sobrang init kasi ng panahon ay naiinitan siya at nahihirapan siyang huminga. Umiiyak na nga dito si Johanny. First time talaga to nangyari sa team namin. Binuhat na nga namin si Johanny kasi nga mainit din yung buga ng sasakyan. Nilipat namin siya sa ibang pwesto na makakaupo siya ng maayos. Vaj, pay. Wait lang po. Sandi. Johnny, ginawa. Inhale. Ha? O sa'yo mong gusto? Haplas daw ka, please. Ang rab. Relax lang. Lugan. Relax lang. Meron na. Relax lang. Dahil nga nag-cause ng atensyon yung nangyari, may lumapit sa amin na guard at tinatanong kung ano yung pangalan ni Johanny para makapag-request ng rescue. May ibang tumulong din sa amin kasi mag-meet and greet talaga kami dito at may mga tao na nadumating para sa meet and greet at tinulungan nila kami. Patarungan mo siya, sandig. Ganon. O sige, ginawag na ko. Ginawag na ko niya sa baba dayon. Ayaw ina nga ginawa nga. Ana, mas hangakon ka. Ana, ginawa. Ana, sige. Kaya ni mo na. Mugno kay ang lawas may. Kung sabay ko ani mo, asala tatlasan nito, amanahaman. Sa part na to, ginagawa talaga namin kung ano yung alam namin na makapag-relax kang Johanny. Sa totoo lang, nahirapan din kami kasi yung iba sa amin, masama din yung pakiramdam. Ito nga, si Johanny, umaga pa lang, itahimik na siya. At pagkatapos namin mag-breakfast kanina, ay natulog siya ulit. Ginising lang namin siya para mag-lunch. Tapos, ito na yung nangyari. Si Norme, sa hapon na to, medyo masama na din yung pakiramdam, parang lalagnatin na. Nung umaga nga ng araw na to, ay uminom siya ng gamot para maiwasan magkasakit. Tapos si Vaj naman ay inaatake ng asma niya at inuubo din siya. Sabi nga ng mga guard ay may clinic doon sa mall at dalhin na si Johanny. Kaso sa nakita nilang sitwasyon ni Johanny na mahihirapan talaga siyang maglakad, ay tatawag na lang daw sila ng ambulansa. Try umata. Sige, ginawa. Eh kasi kanina nakaharap siya doon. Sabi ko harap ka lang dito para di ka mahilo. Good na Kevin, nalayo na kasi narating niyo eh. Hindi nakapagpahinga naman sila ng 3 days kasi 'di ba pumunta kami Bohol. Saan siya?
Kagabi pa, medyo ano na, nagreklamo siya sa tiyan. Gipainom na ako siya tambal, may prazol. Baka hindi siya kumain masyado. Ano sa'yo ba tinin mo? Dughan. Dughan? Sakit? Sabi nga ni Kim at Wendy, nagre-reklamo din daw si Johanny nung umakyat kami sa Tungab Falls. Nahihirapan daw siyang huminga. So yung iniisip namin, baka may history siya sa sakit sa puso. Ano? Huwag ka lang, be? Be? May pampalit ga, isando na lang po. After 10 minutes, medyo okay na yung pakiramdam ni Johanny. Hindi na siya yung parang hinihingal. Medyo na-relax na din kami. Pero inaantay pa rin namin yung ambulansa para ma-check yung BP at yung blood sugar niya. Pavel, meron doon? Para makailis ba? Tabon. Hindi naman siya nahimatay. Hindi naman siya nahimatay po. Ano natumbal, nahilo lang po. Sa Bisaya ko yan, kabuhi. Parang nahilo dahil sa biyahe po. Sabi nung nag-joke-joke ra ba? May sweaters niya. Okay ra siya. Sige rin magtanong. Binibihisan na nga ni Normie si Johanny dito kasi basa din yung likod niya. Buti na lang talaga maraming tao na tumulong sa amin dito. Okay ka na? Okay na? Need to relax lang po kuya. So sa oras na to ay medyo okay na si Johanny. Mainit na yung katawan niya. Unless nung kanina is malamig talaga. Pinaparelax pa namin siya kasi syempre mahirap din naman makapag-recover pag ganito yung nangyayari. Pilot lang yan. Oh, pagtayo niya bigla kasi ano, bigla-bigla siya. Gusto niya yung lumabas. So kaon ka? Ha? So gibati Ron. Yung ano ba? Ha? Istorya ba? Istorya. Dapat mo lo. Kain ka? Sa mga kumain. Kain daw siya. Kaon ka? Sakit mo dugan. Sakit na, masakit. Sunod ko ginawa sa kuha, inhale. Ayun na ambulance mai. Ano na yung ambulance mai? Pa-check na lang yung BP. Dili daw. Hindi, dyan lang, di ba kuya? Check lang, dyan lang din mismo. Pinatayo na nga namin si Johanny at inaakay para mapunta siya sa ambulance. At pagtingin ko sa likod, sobrang daming tao pala nakatingin sa amin. Dahil yung ambulance, check na yung sitwasyon ni Johanny. Bigla lang kasi siyang natumba. Pero ngayon medyo relax na siya, pero syempre kailangan natin makasigurado. Ha? Hindi naman po nahimatay, nahilo lang po. Alam niyo yung medical history niya? Wala pa naman po siyang medical history, ma'am eh. Ano kaya nahirap ako yung hinga? Karamay. Susiga ha? Yung ba? Johanny, relax lang ha. I-check lang ka ha. Di namin alam anong nangyari ka, Johanny. Biglaan lang talaga. Hindi pwede mag-ano na ang kasama doon po. Isa lang po pwede. Ikaw na dyan. Eh, saan yung ID niya ka? ID, Johanny. ID ni Johanny. Paglapag na paglapag po talaga namin. O, pagbaba niya, natumba siya. Kasi na, ito po. May isang kagawa na akin. Habang chinecheck nga si Johanny, ayaw pa niya mapakuha ng blood kasi natatakot siya. Buti na lang talaga ay na-convince namin siya. So during sa pag-interview ka Johanny, dito lang din namin nalaman na may history pala siya sa sakit sa puso at napacheck up siya at may iniinom siyang gamot dati at pinatigil na daw siya sa pag-inom. Kaya may mga time na nahihirapan siyang huminga lalo na pag mainit at yung parang nasosuffocate siya. As of now, okay na po yung sitwasyon ni Johanny kaya wag na po kayong mag-alala. Gusto lang talaga din namin magpasalamat dito sa medical team sa Seaside malapit sa MOA kasi napakabilis ng aksyon nila at sa mga taong tumulong din sa amin. Maraming salamat po sa inyo.